Magandang araw mga bossing. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginagawang organic manure, yung solid waste na nanggagaling sa mga baboyan natin, no? Pero bago ang lahat, kung bago kayo sa channel na ito, please subscribe. Okay? Huwag na natin patagalin at ito na. Papakita ko na sa inyo kung ano ang kung paano ang sistema ang ginagawa namin sa farm. Ito yung ano namin, ito yung first chamber. Dito bumabagsak lahat ng mga dumi na galing sa taas, ha? Kumbaga ito solid saka liquid po 'yan. At diyan nakihiwalay yung solid dito napupunta, no? Tapos dito siya pinipilter o kaya dito siya nililinis ng mga settling tank namin, palinis ng palinis. Kasi halos tubig na po rito. Tignan mo, makikita mo yan, tubig na siya, oh. Tapos yung tubig dyan naiipon doon sa water collection namin dito. Dito naiimbak yung tubig. At pag medyo puno na siya, pinapump namin via mechanical pump at dinidilig din namin sa halaman. So, ginagamit din namin as liquid organic manure. Ito, dito naman siya nadadry. Yung mga sludge o kaya solid, dito naman siya napunta. Yan ang ipapakita ko sa inyo kung paano namin ang proseso natin ginagawa sa farm. Kung paano namin ginagawang organic manure yung sludge na nanggagaling sa mga baboyon natin. Okay? Ito yung unang chamber. Dito siya nakakahiwalay. Solid saka liquid, no? Yung tubig na pupunta dun sa yung mga strainer na pipe doon, pumupunta dun sa settling tank. Yan, pag makikita nyo na halos matigas na yung kuan, yung sludge, kasi halos puno na eh, kaya kailangan ng i-drain, kailangan ng i-dry. Nang sa ganun is kasi mapupuno na siya. Kaya kailangan ng alisin dyan. Papakita ko sa inyo kung paano ang sistema namin na kung paano namin nilalabas papunta sa drying bed. Okay? Yan. May pipe doon na nakaabang. Drainage pipe. Tapos mayroon kaming clean binubuksan namin yung clean out. At doon lumalabas yung sludge. Ayan. Tapos pinapala namin yan. At yung sludge, may pipe doon na nakabaon papunta doon sa drying bed. Ayan. Doon lalabas. Nakikita nyo yung sludge po yan na may kasama ng kumbaga may mga solid waste yan, mga sludge. At doon nalalagay sa drying bed para doon dinadry by solar. Ibig sabihin solar yung araw. Kaya dyan na naiimbak pag ano yan, siguro mga isang linggo kaya depende sa araw. Kung mainit, mabilis lang madry. Ayan. Hindi masyadong malalim yung first chamber na yan. Parang sa ganun is malinis mo. Unti-unti yan, nilalabas, pinapala. Para maalis yung... Kasi halos ano na yan eh. Talagang islas ang laman yan. Kasi halos pa yun na. Ayan, makikita nyo naman yung mga parang strainer doon. Tubo. Doon napunta yung... liquid naman at pupunta sa settling tank namin. Ayan. Itong first chamber namin na ito, alos sa isang linggo hanggang dalawang linggo bago mapuno yan, depende sa dami ng baboy. Pag okay na siya, linisin mo na para sa ganun isa. Yung mga butas na sinasabi ko, yung mga ginawa namin butas na yan, doon lumalabas yung tubig papunta doon sa settling tank. At syempre yung islas na iiwan dyan. Kaya pag
pagkatapos siya, nililinisin mo siya. Siyempre, pag malinis, bago na naman yung kargaan. Aabot siguro ito ng ano, depende sa dami ng baboy nyo, kung saan, isang linggo, kaya hanggang dalawang linggo bago mapuno. So, ibig sabihin, matutuyo na yung kwan, yung sludge na napunta sa drying bed bago mapuno. Okay, mga butas-butas. Butas. Pabilis lang naman linisin to. Basta kompleto ka lang sa tubig dyan sa na panlinis, no? Ayan mga boss. Nililinis. Ayan, malinis na. Ayan na yung itsura pag malinis na siya. Okay? Titignan natin yung kung saan napunta yung sludge. Ayan. Pag nakikita mo parang tubig siya, pero hindi, sludge yan. May mga laman na solid yan. Doon nadadry. Kung makikita nyo, yan na boss. Oh. Pag makikita nyo itong ano, itong catch basin namin dito, yung catch basin na yan, di ba may dalawang tubo. Ayan yan, lumalabas. Tapos may dalawang tubo. Ngayon, pag mapuno doon sa kabila, pwede mong alisin yan isa. Tatapat mo rito para yung ano naman, yung sludge doon naman mapupunta sa kabila, habang dito sa kabila is natutuyo. Habang natutuyo ito, doon napunta. Okay? Pag puno na ulit yan, papalit. Yan, yan. Halos yan. Parang tuyo na siya. Lilipat mo ulit yung sasaradaw mo yung pipe na isa, tapos doon na ulit babagsak. Parang alternate lang siya para habang nagdadry sa kabila, doon naman napunta yun. Sa isa, no? After 3 days, ganyan ang itsura. Kita nyo ho, sir. Ayan, mga ganyan ang itsura. Yung ano, yung yun na yung sludge kanina, yung parang tubig na nakikita. Matigas na siya. No, mag 3 days siguro yun. 3 to 4 days. Ayan, mga siguro isang linggo, pwede mo siya nang hanguin. At hanguin mo na siya, papalain mo siya. Saka mo i-screen. O kaya, ayan na siya. Mahigit na siguro mga mahigit isang linggo na yan, boss. Makikita mo, ano na siya, ang tawag ito, alos lupa na siya. Hanguin mo lang yan. Tapos, pwede mo siyang i-screen, yung tawag ito, para yung mga matitigas, mahiwalay. Ayan na siya, pag ayan na yung nakukolek namin. Ayan ang itsura pag nakukolek namin siya. Yan na yung mga sludge. Makikita mo naman siya na talagang manure na siya. Hindi na siya mabaho. Pag wala na siyang amoy na amoy dumi ng baboy. Kikita mo siya o. Na parang first class na manure talaga. Ano? Kahit na anuin mo, hindi siya ano, titigas. As in na magandang klaseng ano o. Kahit na i-compact mo siya, doon namin ginagamit sa mga ano namin, sa mga seedling tray namin. Yung iba, kung ang ginagamit is vermicast, ang sa amin naman yung mga sludge na nadadry galing sa farm. Ayan. Yan na yung mga ano namin, boss, yung mga tanim namin, mga talong, kamatis, sili. Yung namin nilalagay sa seedling tray. Okay? Ganun lang po ang ginagawa namin sa farm. Okay, yung mga sludge, hindi ko nasasayang. Wala akong nasasayang talaga. Ayan na po.